Vice, sa latest survey po ng SW, nag-tie kayo ni Sen. Tolpo at yung iba is kulila talaga. May posibilidad ba na sa presidential election, magtandim ang Sen. Tolpo? Any reaction po ito? Sa pagkakaroon, sir, wala pa magbukoy. Sa ngayon, hindi ko pa iniisip yung 2028 election. Dahil napakaraming nangyayari araw-araw, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas at hindi ko alam kung tatakbo ba ako sa 2028. Pero sa lahat ng mga nagtatanong simula noon hanggang ngayon, sinasabi ko sa kanila, I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026, the year before filing ng candidacy. Assuming automated siya, filing of candidacy sa 2027, yun siguro yung perfect time para sa mga kandidato na mag-decide kung tatakbo sila. Next question, Sir Ben. Magic FM. VP Inday, anong mangyayari sa 200 na mga personnel if ever matuloy na mawala sila ng trabaho? Actually, sir, estimate lang man to na ako, no? Wala yung kibalo exactly kung pilag yun ang mawalaan ng trabaho. But definitely, kung doon ay budget cut and ma-appeal tong portion dito, nga naka-charge ang mga sweldo sa mga tao, doon ay mga mawalaan o trabaho. Ma'am, there's a follow-up from the OVP media. Comment reaction of the Philippine government's prison exchange agreement with Indonesia to secure the repatriation of Mary Jane Veloso. I cannot comment on that. I think the best person to comment on that would be the Department of Foreign Affairs. Likely, sila yung gumawa ng negotiations and they know the details of the negotiations. I do not have personal knowledge of the details of the negotiation. Sir Lando, Radyo Servicio. Yes, BP, sayang kayo na sugdan sa imong papa na si Tatay Digong. Katong project na to, Mindanao Railway, mo na ito'y paglaon sa taga Mindanao nga muuswag kung gulang buong Mindanao pero gipahunong karon sa kasamtang administrasyon. Ano sa inyo kung Mindanao? Well, yes, sir, maupod na ang kuano. Yan din ang kinakasama ng loob ko dahil I run on the platform of continuity and unity, particularly the build program of the previous administration of President Duterte. And in fact, hindi lang yung Mindanao Railway ang unappropriated ang Philippine government part, no, na mga obligations. Meron pa mga ibang mga projects na ganun din hanggang ngayon. Kaya masakit sa loob ko dahil napakalaking tulong yan, hindi lang sa Mindanao, lahat ng mga projects sa buong bansa. And we are still hopeful na matutuloy yung mga build big ticket projects. Sorry, Bombo Radyo. Vice, good afternoon. Tuloy-tuloy pa rin ba yung magiging programa ninyo, yung pagbibigay ng ayuda, possible next year, lalo pag ginigipit ngayon yung budget na hinihingi ninyo? Okay. Sa Office of the Vice President, sir, wala kaming ayuda. Pag merong humihingi sa amin ng ayuda, we usually refer it to DSWD because ang prinsipyo namin, sir, hindi dapat ayuda ang binibigay sa tao na nangangailangan. Dapat binibigyan siya ng mga payapang pamumuhay. Dapat binibigyan siya ng oportunidad para makapagnegosyo. Dapat binibigyan siya ng oportunidad na makapaghanap ng trabaho. Yun yung prinsipyo namin. Meron kaming ngayon na pinamimigay. Ito ay Thanksgiving na mga grocery packs namin. Kasama na ito sa Christmas because tradition ng Pilipino ay gift-giving during Christmas. Meron din kaming rice box. Binibigay naman namin ito sa individuals in crisis. Pero yung sabihin mo na tira bahala nga panghatag o ayuda, wala kaming ganon sa OVP. We still believe, and it is our platform, and it is in our budget, na good governance is the key to nation building. So, hindi nasusolusyonan ng ayuda
yung problema ng mga tao, lalong-lalo na sa kapos na pang-araw-araw, lalo na sa kawalan na ng trabaho at sa safety and security and well-being ng tao. So kahit man noong ako ay mayor ng Davao City, we always endeavored to develop to implement peace and development instead of dole outs. Isa pa po sa ako ang kuan ni aning mga ayuda kay Mura Basyag kana ganing insulto sa kawad-on sa taong murabag wala man ka o 5 mil ray imuha humanata muragi nga na ba nga, sa pananaw na ako ang trabaho sa gobyerno paniguraduhon nga dunay oportunidad ang mga tao kontra sa hatagan ni mo siya o dole out. Paano ang pabay sa nakita ba ni mo na doon na pahigayon nga mahatag ang pundo yung pangayon rin na sa Gihatag na namo na no sa Congress, both sa House of Representatives and sa Senate kung unsa ilahang desisyon. Mahitungod sa budget sa Office of the Vice President, ang amua lang kung unsa ihatag, mo'y among dawaton, mo ang amuang iapod-apod sa mga programa o proyekto sa amuang opisina. Last question, Ivy. Yes, sir. Good afternoon. Grabe ba kainit anong lugar? Iwan sa natong air. Sir, Ralph. Yes. I think matay taan. Saglit lang. Yes, Saglit lang po, ma'am, ha? On na po natin yung air. Cool down, sir. Cool down. Okay. Wala na. Grabe. Yes, ma'am. Yes, regarding pa sa imuhang gingon kay ganina, undecided to magaturan sa election for presidential election. But then, nanamag may survey, VP, nga ikaw mag-inangunas for presidential survey. So, unsa ba imuhang assurance po sa mga kining nag-aghat sa imuhang karong VP to run for president for the next election? Appeal sila, ma'am? Yes. Appeal sila sa ako ang pagsiguro buhat sa desisyon sa umaabot na mga panahon. Sigurado ko dunay konsultasyon nga mahitabo, especially sa mga parallel groups, mga ordinary citizens nga nag-aawhag yun nga mudagan ko pagka presidente. So apilo na ko sila pag mugna sa akong desisyon. Follow-up question, Pipi. Sa kadaghan sa mga karagaan magun everyday nga nagapangayo sa isyo, especially din ni medical assistance, Pipi, how you can assure na makatagan sila tanong assistance, especially na mga medical assistance, there is a career issue? Yes, kung unsa may na sa amo ang budget, amo agyud nang ginapanigurado nga ma-utilize siya. Gamay lang kaayo gyud ni ang amo ang opisina, gamay ra pod ang budget sa Office of the Vice President. Pero kung unsa may na, ginainglan gyud nako ang amo ang mga satellite offices na ipagawas na utilize na para sa mga nanginahanglan. Last two questions. Ms. Jonji, how are you? Jonji, yes. In the DP, yes, sir. Good afternoon. Vice, dako kayong kalta sa ato budget, no, or next year. What will happen sa ato mga office of the vice president, regional office vice, possibly bang magkasira? Wala pa mang good me nakakita, sir, sa amuag yung tinuod nga budget para sa 2025. Kaya wala pa man napirmahan ang atong General Appropriations Act. Dito sa balao, dito ginato makita kung unsa gyud ang final na budget sa amo ang opisina. Once makita nato to, mahibalot akong unsang ato ang mga buhaton, unsang mga programa o proyekto atong pagamyon, unsang ato ang mga programa o proyekto na i-collapse o isarado, nagahulat ta sa GAA nga ginatawag nato ang appropriations budget nato. Palaw lang, Vice, regarding aning kritiko ng mga congressman nga ganoptikid ako noong Office of the VP sa mga program projects sa atong government agencies. Yes, oo. Oh. Dito manggod sa ako ang pagsugod, no, sa ako ang termino, isip
Vice President do na magukoy old nga gi buhat no dito sa old kung makita ninyo ay execute and implement laws and naa ko sa executive department kauban nako ang ato ang pangulo. So, but pasabot, nakabutang po dito na I will protect and defend the Constitution. But pasabot, tanan tong mga nakabutang dito sa Constitution na kinahanglan buhaton sa atong gobyerno, mauto siya ang ako ang gi-oath. Dili siya nato masulting duplication tungod kay ang isa ka ahensya sa gobyerno, kung dunay mo duol nga tao nga nanginahanglan, dili siya pwede mingon o dili kong mutabang sa imo, ha? So, ang mga tao, naanad naman silang, no, nga dunay medical and burial assistance ang Office of the Vice President, kay dili lang man na karun, nagsugod man na siya sa termino ni Vice President Noli de Castro. Siya giyod ang nagsunod, nag-una-ana, paghumanggi, padayon siya sa mga lain pang nisunod na Vice President. So, kibalo na ang mga tao, nga dunay ing-ana. Therefore, pag muduol sila sa amua, dili pwede mo sulti ang gobyerno na, uy, pasensya ka na, bahala ka na sa imong kinabuhi, ikaw na bahala sa imong pasyente. Dili siya pwede ingana. So, doon ako'y oath na undertake. Nandito sa ako ang oath, nagtanan nga naa sa Constitution nato. Kinahanglan gampanan sa isa ka Vice President. Therefore, dili ko pwede mo dili sa mga tao nga nangayog tabang. Sir, singit lang po, regarding po sa katatapos lang na turnover ceremony, ano po ang ilan sa mga batayan para ma-qualify as beneficiary ng mag-negosyo tayo? Ay, yes ma'am. Doon na tayo guidelines ma'am para mag-apply ang ato ang mga associations, ato ang mga cooperatives, and even individuals, no, pwede mag-apply sa mag-negosyo taday. Mag-anhi lang sila sa ato ang satellite office, kung taga dinhi sila sa Caraga or Northern Mindanao, dinhi sa Butuan City. Tapos, kuhaon nila itong mga requirements nato para mag-apply sa grant, financial grant, and i-process na mo. Final question, Sir Ting. Okay, ma'am, what is your biggest, the biggest challenge karon as Chief Vice President sa Pilipinas? Oo, actually, ang ako ang mga kauban sa Office of the Vice President, kay kung makita ninyo, luigid kayo sila sa pag-persecute sa ako, sa pagbukod sa ako, sa pagdaot sa ako ang pangalan, naapil ang ilahang trabaho, naapil ang ilahang pangalan. And maluoy ko tungod kay, as I said, ako, politiko man ko, mga politiko, gubaon mag-inaimuhang pangalan because there's a race, no? So, para makalamang ang kalaban, mandaot yun na sila o ilahan kakompetensya sa politika. Pero kanimang mga kauban na po sa Office of the Vice President, dili ni sila mga politiko, dili po sila mga political officers, naanad lang yun ni sila nga magtrabaho. Maumang yun na ang amuang delineation din ha sa opisina. Ako ang politiko, sila ang magtrabaho sa panggobyerno. That is the reason also nga no, bawal yun ang mamulitika diri sa amuang mga satellite offices and even sa amuang central office. Because there's a standing order na ako lang ang politician, silang tanan, servisyo lang ang ilahang buhaton. So, mauna siya ako ang biggest challenge karon kay pirmi ko maghuna-una, paunsa ko makatabang sa ilaha, and pirmi ko maghuna-una nga maluoy ko sa ilaha nga nadaot ang ilahang pangalan ug ang ilahang reputasyon niya. Dili baya basta-basta nang ingana, no, kay tungod ang tao baya, no, wala kay bahandi, wala kay laing kanaganing treasure kundi ang imuhang pagkatawag, ang imuhang pangalan.
mabisag sige ka lang naman, pero unsa may sikrito sa Vice President ka naman, buwa pa magigihapon kayo. Basta, pinin ako na siya ginasulti, sir, no? Sa tanan, kung asa man ko mo abot, ginasulti gina ko na basta Pilipina, guwapa gitna. Tungod kay ang atuang nasod, nakaproduce ta og upat kabuok Miss Universe. Yeah. Sa Miss Universe lang na ha, doon na pailaing mga competition na doon na po tayo mga nidaog. So, walay question sa world-renowned beauty of a Filipina. Ma'am, lastly, ma'am, imo Christmas greetings, ma'am, for Karagarijo. Yes, oo. Naghinaot ko nga malipayon ang celebration sa Pasko sa ato ang mga kaigsuunan dinhi sa Caraga o sa Northern Mindanao. Bahala na dili garbo, bahala na dili dako, bahala na dili mahalon ang ato ang mga regalo. Ang importante na lipay ang ato ang mga minahal sa kinabuhi tungod sa atong kamaayo sa ila. Thank you. Thank you.